Shoutout Mas Dada J. Hey, Mami Bisdak, shoutout. Pabalik, binabalik-balikan ng bumabalik-balik ang SWAT dito. Hinahanap kami. Hindi nila alam, nandito na kami sa hotel. Nandito na tayo sa hotel. Yun na masyado kang takot. General problem ka talaga. Ano man to, parang badingan to. Jay, eto ang tanong. Sino ang isa sa mga pambansang balimbing pero hindi lantad? Pambansang balimbing na hindi lantad? Putang ina si Amy Marcos. Ay, si Amy Marcos, no? Ang lupit. Oh, ang lupit na nangyayari ngayon, no? Oh. Ayun nga pala, ito ah. Update ngayon dito sa loob ng KOJC. Balibalita na papalabasin na lahat ng tao at bawal huhulihin na yung media tsaka vlogger. Oh, yun yung balita ngayon. Bali. May mga mainstream media ngayon na pinayagan silang pumasok. Sila yung sumasama sa mga police para mag-search. Para talagang alam na ng lahat, hindi lang ng ano, ng SMNI, lahat. Diba? Puntaan nila kahit yung mga magagandang kwarto. Ano mo masama doon sa magagandang kwarto? Tama. Diba? O halimbawa, may magagandang kwarto. Ano ngayon? Tore, kung yung kwarto mo dati, putang ina, doon ka lang natutulog sa Dayami. Taragis ka. Hindi ka kabayo. Kung sa Dayami ka lang natutulog, huwag ka masyado inggitero. Kung gusto mong makatulog ka sa magandang tulugan, pumasok ka rito sa kingdom, baka sakali. Siguro no, hindi nakaranas ng ng ganung kagandang kwarto noon, pero ngayon big time 'yan. Oo, milyonaryo. Oy, si Ako Pinoy 'yo. Oh. Yung shoutout sa Ako Pinoy. Lagi tayong nakabalandra. Ballpen, salamat sa ballpen na pinayaran mo sa akin kahapon. Ah, siya ba 'yon? Oo. Siya 'yon yung kay Bato, 'di ba? Oo, siya 'yon. Kasi pala 'yon. Salamat sa iyo, God bless you. Sana si Tori ang damputin ng mga SWAT. Utangin na yan. Dapat yan damputin na niya na yan. San Pedro yan. Tapos itapon sa, ano, itapon sa dagat-dagat ang apoy. Ang pangit naman dito sa channel mo. Walang, ano, ang dilim-dilim. Walang palipad. Eh. Yan, laging ganyan yan. Laging ganyan dyan eh. Wala daw, na inuubos mo na daw eh. Wala malang pa-burger, no? Shout out. Ay, magpapa-burger kami mamaya ni Jay doon. Oo, magpapakain kami doon mamaya sa singing contest. Competition, pabili akong burger. 10,000. Tayo na, Tori, ano mo naman, i-share mo naman yung blessings mo. Puro ka pakabig. Bigay-bigay din, boy. Bigay-bigay din. Balita ko, nakatanggap ata daw yan ng ano. Kasi, di ba, ang laki na ng gastos dito. Eh, yung pamasahe pa lang ng mga polis. Tapos, palitan. Tapos, OT pa niyan. Yung OT, sa atin naman yun. Pero nasa million na may, ano na, million-million. Hindi niyan, ha. Nangako sila, nababayaran ng PNP lahat ng damages dito. Ang ina niya, ginisa tayo sa sarili mantika, boy. Mantaki mo pera ng taong bayan, yung pambabayad nila sa pangsira nila dito. Grabe. Ang ina, boy, yun na matindi. Imbis na sana mapunta yung mga panggastos na yan sa proyekto, magpagawa ka ng ano, magpagawa ka ng tawag dito roller coaster diyan sa kwarto mo, Tore, eh putya yan, napupunta yung taxpayers money sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Dami-dami nating utang eh. Ang lupit, no? Yung pinangbabayad dito sa pulis, galing sa ano, galing sa tax natin na binabayaran natin. Oy, si Coach Oli editor. Wait lang. Tapos, ay gagi. Oy, isa kami mura. Kita ata si Coach Oli. Isa kami mura. Nakikita pala. Esmeralda. Kita ba? Okay lang. Hindi na tatago na. Esmeralda. Marami salamat. Salamat po. Oh. Okay na ako. May nag-uusap pa tayo. Pwede na yan. Pwede na ako mag-live. Ba't ka itong mga kalbo na ito, mga kontrabida? Pwede na yan. Blessing. Kaya naman sa blessing. Mga taga Japan. Baka naman. So, Boss Dada, yung 112 million pala, masosolo lang nila yun. No? Wala silang, walang bawas yun. Oo, puto itong mga polis. Walang maihitayan. Puro pasakit ang may kita na mga Ranggo, tangina, walang mga orangutan. Mukhang unggoy na eh. Si,
Kasi walang alam ko kapag tataas yung rango mo dahil sa mga nahuhuli mong kriminal eh. Na, yung ano lang, yung general lang ang tataas, yung boss. Pero itong mga loko-loko na to, ano yung mag-aagawan sila? Tangina, siyempre isang tao lang makakahuli dyan, di naman pwede lima. Baka, alo, baka paghati-hatiin nila yung katawan ni Pastor. Sa yung kamay, sa yung ano, yung kuko, sa kanyang ano, leeg. Ganun o, hati-hati. Oo. Oh. Pakisungal-ngal nga po si Tore ng Waxis Burger. Wago, ang laki ng bibig ni ano ni Tore. Utak, kailangan. Malaki pa sa bibig ko. By one take one, pag kinain nun, isang ganunan lang. Utak, sabay, oh, sabay. Sabay, boy. Ito na parang, parang, yun, parang aso yun. Tsaka ano siya, no? Napanood ko sa interview. Ang pangit niya, ano, yung... Mag-ukay pa nga kami, eh. Ganun lang. Oh, lagi siya nakagayo. Ang lalaki ng ipin. Dilaw. Ang ano, sir, bili-bili din ng toothbrush ba? Palintik yung ipin mo. Palugi ang ano, lugi yung mga boardmates mo sa'yo. Ang lakas mo daw sa toothpaste. Ang lalaki ng ipin mo, eh. At saka itong si Tore, pag bumili daw ng toothbrush, tatlong araw lang, pinapalitan na. Bakit? Sira agad? Oh, sira agad. Ang lalaki. Diba dati daw, ang toothbrush daw ni Tore, pag binili, ganyan yung brush. Pag natapos, ganyan na lang. Umiikli. Dapat nga yung steel brush eh. Oh. So yun nga na, ulitin namin ang balibalita. Ayon sa intel ng kay OJC, ay may babarikadahan sila dito na isang lugar. Tapos doon na naman ulit sila maghuhukay at mag-search. Tapos bawal ng mag-video or magbali or sumunod sa kanila ang SMNI or ang Banateros. Yun ang ano, yun ang sinasabi. Bawal na. So parang pagbabawalan na kami. Oh, ayan na oh. Kikita mo nga doon sa SMNI ngayon, yung mga SWAT labas-pasok na sa loob. Ano kailangan ng SWAT dito? Ay, na wala namang may baril dito. Wala namang hostile dito. 14 days na dito, wala namang nasaktan sa inyo. Bukod sa nung nagkaroon ng dispersal. Diba? So what's the need? Nadalhin mo pa yung SWAT dito? Hindi lang SWAT. Yung halos, lahat ng halos ng mga police dito, di baril na, naka full butter gear na lahat. Ah, talaga? Ooh. Alam mo ba nung pag-alis nila ninyo, pumunta kayo ng Senate Ring? Wala. Ibinaba dyan nung dalawang truck na ano. Na puro mga naka-full battery gear na. Sa bagay, nakita ko nga kagabi doon sa may harap ng ano, King's Chow. Nakita ko na naka-ano na nga sila. Naka-full battery gear na nga sila. O, pero kahit naman anong gawin nila, kahit naman punuin mo sila, kahit militar padalin mo dito, hindi naman lalaban yung mga tao rito. Magsasayang lang sila ng pagod. Pero alam mo, balang araw, mabibisit sa kanila yung mga yan. Ano ba kaya din ang bumaril sa kanila eh. Baka sila nga din mag-away diyan eh. Sir, hanggang kailan po kami dito? Kunti kasi ilang libo lang ang ano, ang pulis ng Davao. Ilang libo yung pulis natin sa buong Pilipinas? Hindi, yung pulis lang ng Davao. Yun ang importante kasi Davao lang 'to eh. Parang dadalawang libo lang daw yata yung pulis ng Davao. Kung hindi ay wala yata, 1,000 lang daw yata yung pulis ng Davao. So imaginein mo, lahat ng pulis na nandito, hindi taga rito, mabibisit yun. Oo. Mabibisit yun. Puta, pinapatulog mo sa damuhan. Mauurat yun. Balang araw, puta, baka mamaya puntahan na siya dyan, tapos biktiin siya ng mga yan. Kasi, ikaw ba naman, papakainin ka isang kanin, tsaka isang ulam, sitaw, tapos tubig, yung tubig mo maghapon na. Sabay po siya, patutulogin ka sa ilalim ng puno, pag umulan, mukha kayong mga basang sisiw. Di ba? Oo. Eh, dapat nga yan. Talaga umulan dito ng mga ano, limang araw, dar-derecho. Eh. Tingnan ko limang silayas yan. Isang araw pa lang umulan, kawawa na sila. Nandun sila na, alam nyo ba nung umulan, nakatayo sila dun. Parang silang mga basang sisiw. Tapos pinag-position pa sila. Nag-position pa rin sila? Oo, pinag-position sila. Kasi diba may pinasok sila na ano, ay hindi ko pa pala na-upload. Mamaya upload ko. May pinasok na ano, na generator, more makina dun. Oo, yun, pinag-position sila, umuulan. O, oh, diba, umulan nun yung Bermuda, mga basa, wala silang matulugan. Oh, kaya nga, sana umulan dito ng mga dire-diretso para ito mga to, magsilayas itong mga to rito. Kasi sabi nga ni General Bato, ni Senator Bato, ano lang, bigyan lang natin ng break. Pahinga muna yung mga polis, pahinga muna yung mga tao dito.
Tapos pag meron ulit, edi pasok kayo ulit para mag-search. Ano lang. Tapos no, yung boss nila si Torre, si Marvel Sarap ng Buhay, sila, si Torre nakakasama yung pamilya niya. Pero yung mga pulis dito, baka nga yung iba dyan, mga bagong panganak pa, mga asawa. Mga pulis dito, baka yung iba rito, yung mga kabit nila, baka iwanan sila. Sigurado, disgrasya yan. Kabit. Ba't kabit talaga? Siyempre, puto, may mga kabit dyan. Ay. O, 200 daw, 200K daw ang pulis at buong Pilipinas. 200K? Grabe. O. Ewan ko ba? Ako Pinoy, sabi niya ako Pinoy. Binigyan natin ni Tamba ng malaking ayuda si Torre, Boss J, Dada, dahil hindi titigil sa paghuhukay. Malamang, alam mo si Torre, yung mga yan, hindi mag... Kasi isipin nyo, sira na ang pangalan ni Torre dito. Sirang-sira na yan, pati yung mga pulis na yan, sirang-sira pangalan nila dyan. Akala ni Torre, yung dami ng perang nakuha niya, kung may nakuha man siya, eh kaya siyang isalba. Sa kaso. Sa mga kaso niya. Ang dami niyang kaso. Bawat araw na nandito kayo, lalong dumadagdag yung mga kaso niyo. Kaya humanda kayo. Sigurado ako, sisiginin kayo niyang bahalang araw. Diba? Ang ina, biruin mo yung ano pa lang eh. Yung mga ginawa nila sa mga tao. Yung alimbawa, mababawi pa kaya yon? Pwede mo silang bawian doon? Yung halimbawa na hinuli ka nila tapos nagpapiansa sa'yo ng 80,000? Hindi na. Depende. Papanalo mo yung kaso tapos nanalo ka. Bawi mo. Demanda mo sila. Oo. Oh, malaki-laki pala talaga babayaran ni Torre. Oo. Oh. So yung ano? Ubus ang pera niya sa dami ng ano. Violations dito. Kaya kami mga banateros nandito muna kami sa taas. Kasi nga talagang may mga info na gustong-gustong hulihin kami. Gustong-gustong dampotin to si Boss Dada. Gigil na gigil dito si ano, si Torre kay Boss Dada dahil daw dun sa mga pag dahil daw dun sa pagmumura niya. Sino daw humawak sa mamana? Mag-judge. Pababain ko si Jay. You guys, sama kayo. Mag-ano tayo, mag-judge tayo sa kanilang ano ngayon. Oo.